Sobrang gutom ako kanina nang dumating sa bahay, kaya naisipan ko magluto ng pasta for lunch. Ito ang lemon garlic shrimp pasta. Grabe. Alam nyo ba na sobrang dali lang nito? Less than 30 minutes, meron ka ng pasta. At hindi lang yan, magugustuhan nyo pa yung creamy sauce na talaga namang ubod ng lasa. Sa katunayan, nakarami nga ako eh. Kung mahilig ka rin sa pasta, pakicomment naman kung ano yung pinakapaborito mo. Huwag kang mag-alala, share ko yung recipe na to. Para nang sa ganun, matikman nyo rin yung natikman ko. Kaya eto na yung mga ingredients, mga beginners, para sa inyo to. Fettuccine. Shrimp. Itong hipon ay nahugasan ko na. Na-devein na rin yan at tinanggal ko rin yung shell. Pwede kayong bumili ng frozen shrimp, basta i-thaw nyo lang. All-purpose cream, pwede kayong gumamit ng table cream, ng heavy whipping cream. Ito naman yung lemon zest. Ito yung balat ng lemon na kinayod ko lang gamit yung zester. Bawang. Crinash ko lang yan at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Grape tomato. Ito yung maliliit na kamatis. Basta hinog yung gagamitin natin, hiniwa ko lang sa gitna. Pwede rin kayong gumamit ng cherry tomatoes. Grated na parmesan cheese. Butter. Itong butter naman ay hinati ko lang sa apat na peraso. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Ito naman yung parsley. Kumuha lang ako ng isang bungkos at kinumpres ko lang. Sabay hiwa ng maliliit na peraso. Extra virgin olive oil. Asin at ground black pepper. Kailangan din natin gumamit ng tubig. Alam kong na-miss nyo na yung kompletong lista ng mga sangkap, kaya simula sa video na to, moving forward, isasama na natin yan. Gamitin nyo sanang guide. Kung ready na kayo, tara, umpisa na natin to. Niluluto ko yung pasta batay sa package instructions. Napaka-importante yan dahil iba't ibang manufacturer, iba-iba yung paraan ng pagluto sa pasta. Nagpakulo lang ako ng tubig at naglagay ng asin. Itong asin ay nakakatulong para magbigay ng konting lasa dun sa pasta. Sabay lagay ng fettuccine. Pwede kayong gumamit ng spaghetti kung walang fettuccine na available. At gaya nga ng sabi ko, ituloy nyo lang ang pagluto batay dun sa instructions na nakalagay sa package. Habang niluluto yung pasta, hinahalo-halo ko rin ito. Kahit konti lang, paminsan-minsan, para nang sa ganun maiwasan itong magdikit sa isa't isa. At once naluto na yung pasta, okay na to? Itatabi ko lang muna, hindi ko muna tatanggalin dito sa pasta water. Ngayon, iluto na natin yung hipon. Meron ako ditong cast iron pan. Papainitin lang muna natin yan mabuti. At ilalagay ko na yung olive oil. Ilang seconds lang, iinit na kagad yan. Dahil yun yung property ng cast iron. Naiipon yung heat, kaya paglagay mo ng mantika, matatransfer kagad. Mga 10 seconds lang, pwede nang ilagay kagad yung hipon. Niluluto pa lang ito hanggang sa magkulay orange na. Hinahalo-halo ko lang yan o ini-stir fry ko. At pagkatapos ay binabalik-baliktad ko rin. Okay lang kahit hindi masyadong maging luto yung hipon. Dahil tatanggalin ko naman ito mamaya dito sa pan, tapos ibabalik ko rin yan mamaya. Mas okay na yung medyo hilaw kesa yung overcooked, di ba? Pagkatanggal ng hipon, iset aside mo lang yan. At kukuha lang ako ng butter. Gamit yung natirang olive oil, makakatulong yan para hindi masunog kagad yung butter. Dalawang butter lang muna o dalawang tablespoons. Mapapansin niyo na magbabubbles na yan. Hinaan muna natin yung apoy dyan. Gawin lang nating medium. At once na mag-stop na yung bubbling, ilagay nyo na dito kagad yung garlic. Yung bubbling ng butter kanina, ibig sabihin niya na susunog lang yung protein content ng butter. Niluluto ko lang tong garlic ng 30 seconds. At nilalagay ko kagad yung tomato. Konting halo-halo lang. At mga 1 minute, okay na to. Huwag niyong kakalimutang haluin ha, dahil baka masunog naman yung bawang. Tandaan ninyo, maliliit yung hiwa natin siya.
Ilagay na natin dito yung all-purpose cream or table cream kung yan ang gamit niyo, or heavy whipping cream. At kukuha din ako ng pasta water. Ika-clarify ko lang para walang nalilito. Itong pasta water ay yung tubig na ginamit sa pagpapakulo ng fettuccine kanina. Okay, malinaw tayo dyan eh. Haluin lang natin yan. At niluluto ko lang yan ng isang minuto. Sabay ilagay ng lemon zest. Ito yung balat ng lemon na kinayod ko lang gamit yung zester. Ito yung yellow part lang ha, hindi yung white part ng balat dahil mapait na yon. Ang pagkakaiba ng lemon zest sa lemon juice ay less acidic tong lemon zest. Tinitimplahan ko na rin to ng ground black pepper at ng salt. Ready na kagad itong ating cream sauce. Ganyan ang kabilis yan. Ngayon naman, yung pasta na tayo ha. Kinuha ko lang yung pasta galing dun sa isang cooking pot. Ililipat ko lang yan lahat dito. At pagkalagay ng pasta, tinutos ko lang muna yan initially. Naglalagay din ako dito ng butter. Ito yung natirang 2 tablespoons. Yun yung sinasabi ko kanina kung bakit natin hinati sa 4 na parts yung butter. Actually, pwedeng 2 parts lang, pero mas mabilis na matunaw kapag mas marami, di ba? Tinotos ko lang yan hanggang sa matunaw na yung butter completely. At binabalik ko na dito yung hipon na kaninang naluto na. Tandaan ninyo kanina, partially cooked pa lang to, di ba? So dito natin kukumpletuhin yan. Ilalagay ko na rin yung parsley. At syempre, yung parmesan cheese. Yan, kumpleto na yung pasta. Ang ginagawa natin dito, tinotos-tos lang natin yan hanggang sa maging well-incorporated na yung mga ingredients. Kung nandito ka na sa step na to, pakicheck naman yung consistency ng pasta mo. Kung hindi ganito yung itsura, kung yung tipong natutuyo na, pwede ka pang kumuha ng konting pasta water at ihalo mo ulit dito sabay tos ulit. At this point ay ready na tong pasta ko. Inayos ko na lang yung presentation dahil dito ko na to sa serve sa lutuan. Itatap ko lang ng mga kamatis at ng hipon. Pwede nyo pa itong ilipat sa isang pasta bowl kung yun yung gusto ninyo or sa isang malaking serving dish. Nasa senyo yan. At syempre, ano, kung gusto ninyo mas masarap, lagyan nyo pa ng extra na parmesan cheese. May mga versions nga pala nito na naglalagay ng white wine. Kasabay ito ng paglagay kanina ng all-purpose cream. So nasa senyo yun. Para sa akin, ganito lang kasimple, okay na to. Ito na ang ating lemon garlic shrimp pasta na may creamy sauce. Tara, kain na tayo! Ang sarap! Maraming salamat sa pag-load ng video na to. Magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!